Ang recipe natin today ay ang kutsinta. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng soft and chewy na kutsinta. Tara, samahan niyo ako. Ang una nating gagawin ay magpapakulo tayo ng tubig kasama ang pandan. Ito ang tinatawag na pandan water. Ito ang gagamitin natin sa ating kutsinta. Itabi at palamigin maigi bago natin ito gamitin. At habang nag-aantay tayo na lumamig ang ating pandan water, ihanda muna natin ang ating molder. Pahiran lamang ito ng cooking oil at pagkatapos itabi muna. Ihanda na rin natin ang ating mixture. Sa isang bowl, ilagay na rin natin ang asukal, ang harina at ang cassava flour. Maaari din tayong gumamit ng cassava starch. Pagkatapos, dahan-dahan nating ilagay ang pinalamig nating pandan water. Haluin natin itong maigi hanggang sa maging smooth ang ating mixture. Sunod natin ilagay ang ating food coloring na color orange. Haluin lamang natin itong maigi. Pwede rin nga pala tayong gumamit dito ng annatto water. Ito yung annatto seeds na nilagyan ng tubig. Sunod natin ilagay ang lye water o lihiya. At muli natin itong haluin. Para mas maging madali ang ating pagbuhos sa ating molder, ilalagay natin to sa isang container kagaya nito. At para mas maging smooth ang texture ng ating kutsinta, sasalain natin ito at para mabawasan na din yung mga bula sa ating mixture. Ilagay na natin ang ating molder sa ating steaming pan. Kung mapapansin ninyo, nagtitining yung ating mixture, so kailangan muna natin siyang haluin bago natin siya ibuhos sa ating molder. Lagyan natin ng mixture ang ating molder na hanggang 3/4 lamang or pwede rin naman kung gaano kadami ang gusto ninyo. Siya nga pala, bago ako naghanda ng ating mixture, nagpakulo na din po ako ng tubig. Ilagay na po natin ang ating steamer pan. Takpan natin ito at hinaan natin ng apoy. Nilagyan ko nga po pala ng towel ang ating takip para ma-absorb na yung extra na tubig dun sa loob ng pan. Steam natin to ng 25 to 35 minutes. Mapapansin niyo po na meron siyang kaunting tubig sa ibabaw. Okay lang po yan. Pwede po natin itong alisin pag ito'y naluto na. Lalaman mo pong luto na ito kapag firm na po yung ibabaw niya. Palamigin lamang ito ng maigi bago natin ito alisin sa kanyang molder. Kapag lumamig na, pwede na po natin siyang tanggalin sa ating molder. Ayan, luto na po ang ating kutsinta. Para mas masarap ang ating kutsinta, budburan natin ito ng kinayod ninyo. Sana ay meron po kayong natutunan. Okay, kain na!